Kabayan, maaring ito daw ay dahil sa politika, pwede rin daw ito nagganti ng kanyang mga kaaway o yung pagkakasangkot naman niya sa narco list. Ito yung tinitignang anggulo ngayon ng task group Halili. Natitiyak din nila, kabayan, na isang bala ang kumitil sa buhay ni Mayor. Kaya naman patuloy ang investigasyon ng Philippine National Police para matukoy at matunton ang mga suspect. Habang nakalagay ang kanyang kanang kamay sa kaliwang dibdib, tinamaan ng isang bala sa dibdib si Tanawan Mayor Tony Halili na kanyang ikinamatay. Tumama muna sa cellphone niya na nasa katawan hanggat tumagos sa katawan ng sa dibdib ng mayor. It must undergo autopsy report. Marami po tayong tinitingnan na motibo dyan. Yung pong sa, kasama po siya dun sa listahan, ngayon po meron din po siyang shame campaign dito sa Tanawan at maaari pong sa politika, at lahat po yan ay ating bubusisiin. Tiniyak ng PNP Region 4A ang seguridad sa City Hall at binuo ang Special Investigation Task Group Halili na tututok sa kaso. Agad na dumating sa ospital ang pamilya ni Mayor, pero tumanggi muna silang humarap sa media. Batay sa inisyal na investigasyon ng pulis, sa masukal na bakanteng lote o monopumwesto ang sniper ng may 150 hanggang 200 metro ang layo mula sa kinatatayuan ng alkalde. Yung mga clearing po dyan pinagdapaan at meron pong butas kung saan kasyang-kasya lang isuksok ang baril na ginamit. Marius 15 na police lead by the Tanawan MPS. May bodyguard siya. Sa initial na information guarded ay wala pa tayong description. Kinonde na naman ang palasyo ang pagpatay sa alkalde. Nangako po ang palasyo na bibigyan ng katarungan ng kanyang pagkamatay, magkakaroon po ng mabilisang investigasyon at paglilitis dun sa mga tao na responsable sa pagpatay nito. Ayon naman sa bayan muna, patunay raw ang nangyari na may state of impunity sa bansa. Hindi safe lahat. Mamayor ka man, mapari ka man, or ordinaryong mamamayan. No? Dapat ito ang pagtuunan ng talaga ng pansin ng ating mga ng ating pamahalaan, no? Hierarchy ng kapulisan, itong lumalalang krimen, hindi yung mga standby. Sa susunod na araw, sino na naman ang susunod na tutumba dyan, no? So it's a failure ng anti-crime campaign. Kinonde na rin ng mga senador ang nangyari at nabahala umano sila sa nangyayaring karahasan. Kabayan, plano ding magdagdag ng 16 na pulis ang provincial office dito sa mga checkpoint sa Tanawan. Naka-alerto naman ang may 100 pulis dito sa buong bayan para sa anumang development dito sa investigasyon. Kabayan? Kevin, ang binabanggit mo kanina ang maaring motibo ay politika at saka yung ginawa niyang walk of shame at saka yung pagkakaugnay niya sa droga. Ngayon ba ay meron ng, sabi mo, ay nagtayo na ng task group para habulin o tugisin ang suspect o mga suspect? Meron na ba silang suspect? Ngayon, kabayan, wala pang suspect. Yan ang malinaw na sinasabi sa atin ng task group Halili, dahil itong nangyari yung lugar kung saan naganap ang pamamarila ay isang bakanteng lote at yung exit daw nito ay sa kalsada. Ngayon, kinakala pa nila yung mga ibang CCTV dito sa kahabaan ng kalsada na ito para malaman kung meron nga bang dumaan doon o baka naman doon sa kabilang lote pumunta yung mga suspect, kabayan. So ang malinaw dyan, kabayan, talagang wala pang suspect sa mga oras na ito. At kamusta ngayon ang mood dyan sa may City Hall? Malungkot dito sa City Hall kahit business as usual, kabayan. Nakikita natin sa mga mukha nitong mga empleyado, dahil mayroon daw 400 empleyado dito sa City Hall ng Tanawan, talagang hindi sila masyado nakakausap ng maayos. Lahat sila balisa dito sa nangyari dahil ang ama mismo ng kanilang bayan ang target ng mga hindi pa kilalang suspect. Kaya, kabayan, bukas ay magkakaroon naman ng week ang burol nitong si Mayor at inaasahan na pupunta at dadalo doon ang mga empleyado at constituent ni Mayor Halili. Kabayan? Saan siya nakaburol, Kevin? Ngayon, kabayan, hindi pa siya nakaburol, inaasikaso pa, pero yan daw ay sa bahay din ni Mayor Halili ang burol. Maraming salamat, Kevin Manalo, live mula sa Tanawan City. Binanggit ni Pangulong Duterte ang pagpatay kay Tanawan Mayor Antonio Halili sa talumpati kanina sa Maasin, Southern Leyte. Isa-isa ring tinukoy ng Pangulo ang iba pang napatay na lokal na opisyal. Naniniwala ang Pangulo na
kunwari lamang ang Walk of Shame campaign ni Halili. Hindi pa batid ng Pangulo kung sino ang responsable sa pagpatay kay Halili, pero hinala niya may kinalaman ito sa droga. Basta gamit noon mo ang imong poder para sa droga, para hinog, kay Espinosa, karong ganina si Halili, Batangas. Kunyari itong mga adik, iyang ipaprosesyon. Siya yun. Ako, nabalitaan ako, karoon lang si Halili namatay. Pero suspicious yung manamot droga. Suspect lang.